Ayon sa isang kwento, may isang babaeng tila naging bayani sa isang mumunting bayan. Isang himalang natamo ng mga mamamayan mula sa isang mapinsalang buhaya na nanggugulo sa kabuhayan ng mga ito. Ang babaeng ito ang naging patrona ng bayan, si Santa Marta. Si Santa Marta ay may natatanging kasaysayang hitik sa hiwaga at misteryo. Sino nga ba ang patronang si Santa Marta? Saan ba nagsimula ang kanyang banal na pamumuhay? At paano nga ba siya sinimulang takilain ng bayan ng Pateros? Ang mga iyan ay lahat natin nga alamin dito sa Marta Pintakasi. Unang Kabanata, Pintakasi. Ayon sa Biblia, partikular sa mga sipi mula sa aklat ni San Lucas at San Juan, matatalakay ang buhay ni Santa Marta bilang isang katauhan sa buhay ng ating Panginoon. Si Santa Marta ay nabanggit no sa Ebanghelyo ni San Juan bilang isa sa mga malapit na kaibigan ng Panginoon. Kasama siyempre ang kanyang dalawang kapatid na si Maria at si Lazaro. Ayon sa biblical tradition, ito ang daanan ng ating Panginoong Hesukristo kapag po siya ay nasa Bethania. Kumbaga, ito yung isa sa mga rota ng Panginoon na lagi niyang pinupuntahan. At isa nga po dito sa episode sa Ebanghelyo ni San Juan kung saan ay naglingkod si Santa Marta sa ating Panginoong Hesus. At nakita natin dito sa aral no ng ating Panginoon kay Santa Marta na bagamat abalang-abala siya sa mga bagay no na pangkatawan kasi gusto niyang busugin ng Panginoon, sinabi sa kanya ni Jesus na mayroon pang ibang bagay na mahalaga at yun yung pakikinig sa salita ng Diyos na yun naman po ang ginawa ng kanyang kapatid na si Maria. Ngunit hindi lang sa Betania na natili si Santa Marta, kundi siya ay napunta sa bayan ng Marsella sa bansang Pransya. Sa buhay naman sa Tarascon, ito po ay bahagi ng tradisyon at kinagawian ng mga taga-Fransya doon po sa Tarascon na kilalanin ang kadakilaan ng babaeng si Santa Marta. Of course, ang isa sa mga legend or ano bang alamat no na nagsasabi na mayroon pong isang kakaibang nilalang. Ang katawan nito ay dragon, ang ulo ay pang-leon at ang paa ay pang-oso. So, just imagine that kung gaano nakakatakot at ito ay namiminsala sa mga tao. Pinakiusapan nila si Santa Marta bilang isa sa mga kinikilala nilang banal at si Santa Marta ay hinarap ang mabangis na nilalang na ito gamit lamang ang krus at ang kanyang pananampalataya. May isa ring version ng alamat na kung saan tinalian ni Santa Marta ang nilalang na ito at sa kanya hinila papunta doon sa lungsod at siyang naging dahilan upang patayin ito ng mga tao upang hindi na makapaminsala. Ano man ang katotohanan doon sa likod ng mga alamat na yon, nakita natin dito na mga tao ay may pananalig at may pananampalataya na si Santa Marta ay may kakayahang puksain ang anumang nilalang na nagiging sanhi o daan sa pagkamatay ng mga tao. Kung si Santa Marta ay nanatili sa bayan ng Marsella, paano napadpad ang pagkakakilala kay Santa Marta sa bayan ng Pateros? Alam niyo, napakahiwaga ng paano nangyari, paano dumating ang pagdedebosyon kay Santa Marta. Dahil lingid sa kaalaman ng mga Pilipino, si Santa Marta, ang alam lang natin ay bahagi ng Biblia, bahagi ng kaibigan ni Jesus, no, naging kasama ni Jesus sa kanyang pagmiministeryo sa iba't ibang lugar. Ngunit napadpad ang debosyon kay Santa Marta dito, una dahil sa
mga tao sa mga nangyayari sa bayan ng Pateros. May panahon na kung saan ang itikan ng pinagkukunan ng hanap buhay ng mga taga-Pateros ay unti-unting bumababa, unti-unting, kumbaga ang ekonomiya ng Pateros unti-unting nawawala. At natuklasan nila na noong panahong iyon ay merong isang malaking buhayan na kumakain sa mga itik, na minsan nga daw ay nakakapaminsala din ng mga taga-Pateros mismo, mga mamamayan. At dahil sa takot nila, no, ayon sa kwento, lumapit sila sa isang pari at nagsangguni kung ano ang dapat nilang gawin. At ang isang pari ang sabi sa kanila ay magdasal kay Santa Marta, magnobena, dahil ganito rin yung ginawa ni Santa Marta, o maaring hawig, no, yung ginawa ni Santa Marta sa Tarascon sa France. Sa France naman kung saan mayroong isang buhaya, hindi naman buhaya, mayroong isang malaking dragon kung tawagin nila, na namiminsala din sa mga tao at hanap buhay doon. At sa pamamagitan ni Santa Marta ay napuksa at napawi yung malaking dragon na tinatawag nila. Kaya ganyan din yung isipan ng pare, na baka sa pamamagitan ng pananalangin kay Santa Marta, mapuksa ang buhaya, mapuksa ang dragon, no, na kumakain at inuubos ang hanap buhay ng taga-Pateros. Kaya nga pagkatapos ng, sabi nila, pagkatapos ng siyam na araw, no, yung pinakasiyam na araw na kabilugan ng buwan, no, merong tinatawag ang mga matatanda ng Pateros sa isang bayani na siya ang naging daan upang mapatay yung buhaya. Siya yung naging daan upang matigil, no, yung pamiminsala na nararanasan ng mga taga-Pateros. At sa pamamagitan nun, no, ipinagpista na nila yung pagdedebosyon kay Santa Marta. Ipinagpista na nila si Santa Marta bilang pasasalamat. Kaya ito yung maaari natin masabing gateway ng pagdedebosyon kay Santa Marta ng mga taga-Pateros. Dahil sa isang hindi ka nais-nais na pangyayari, no, ito'y nagbunga ng isang magandang pangyayari, ang pag-usbong ng pananampalataya, ang pag-usbong ng debosyon. Ayon kay Ginoong Elmer Nocheseda, si Santa Marta ay maaaring nagmula sa paniniwala ng ating mga ninuno bilang isang diwata na nagbabantay sa ilog. At ang buhaya naman ay pinaniniwalaan bilang isang nuno na kailangang pag-alayan upang ikaw ay hindi gambalain nito. Maaaring ang buhaya rin ay isang simbolismo ng kasakiman at iba pang maling gawain ng tao, samantalang kabutihan at kabanalan ang sinisimbolo ni Santa Marta. Ang bayan ng Pateros ay kilala bilang balut capital of the Philippines dahil sa pangunahing hanap buhay nito, ang pagbabalut. Marahil na kaya ang bayan ng Pateros ay naging kilala sa madla ay dahil ito'y sagana sa balut. At sa tulong ng himalang natamo ng ating mga ninuno, nagpatuloy pa rin ang ganitong hanap buhay sa mga mamamayan nito. Tila ba nagsilbing gabay ang naturang himala? Kung kaya't noong taong 2019, nagkaroon ng pambayang resolusyon ang pamahalaan ng Pateros na kumikilala kay Santa Marta bilang patrona, protektora, tagapagtanggol, sandigan, huwaran at rosas ng bayan ng Pateros. Bagamat nakilala at ginagamit na ang titulong rosas kay Santa Marta, may isang paglilinaw lamang ukol sa wastong paggamit nito. Ang titulong Mystical Rose ay titulo ni Maria, kaya kapag binanggit natin bilang bahagi ng tradisyon at debosyon ng simbahan ang salitang rosas, ito ay laging kumakatawan sa ating mahal na ina as a mother and as a virgin and mother at the same time bilang banal at ina. So,
itong salitang rosas ay napapaloob ito sa debosyon o angkop na debosyon sa ating mahal na ina. Kaya marahil para sa akin, mas magiging akma kung tatawagin natin si Martha, ang ating patrona, bilang pintakasi at hindi po rosas. Sapagkat bilang pintakasi, alam po natin lahat na siya ay nangunguna sa atin. Bilang pintakasi, alam natin lahat na ang kanyang kabutihan, ang kanyang kabanalan ay natatanggap natin kasi yung ating mga dasal ay tinutugunan. Bilang pintakasi, ay bahagi siya ng ating buhay, hindi lamang ng parokya, kundi maging personal na buhay. At bilang pintakasi, alam natin na ating debosyon ay hindi sayang. Ang bawat pag-indak, ang bawat pandanggo, ang bawat pagdarasal, novena, misa, at mga sakripisyo ay tinutugunan kasi si Martha ay pintakasi nating mahal. Ibig sabihin yan, there is already a connection between our devotion, no, and our action bilang mga Katoliko. Sa muli po, si Maria ang rosas, si Martha ang pintakasi ng Pateros. Nalaman na natin ang pagkakakilanlan ni Santa Martha noong siya'y asa Betania hanggang sa Marcela at gayon din naman sa himala sa bayan ng Pateros. Plano ba talaga ng Diyos na makilala si Santa Martha sa bayang ito? Marahil in God's perfect plan, hindi naman natin ito kayang arukin, pero hindi natin maikakaila na si Santa Martha ay naging bahagi na hindi lamang ng buhay pananampalataya ng ating pong bayan dito sa Pateros, kundi higit sa lahat ng kultura at tradisyon ng taga-Pateros. At makikita po natin dito, lalong-lalo na, hindi lamang tuwing pista ni Santa Martha, kundi maging sa pang-araw-araw at pangkaraniwang buhay na kung saan isa si Santa Martha sa kanilang laging nilalapitan sa kanilang panalangin. Kumbaga sinasabi natin dito na naging instrumento si Santa Martha o ang devotion natin kay Santa Martha na ang mga mananampalataya sa ating bayan ay mas lalo pang maging malapit sa Diyos, kumapit sa Diyos kapag sila ay nangangailangan at higit sa lahat kapag sila ay mayroong mga pagsubok na pinagdaraanan. Sa kung titignan natin ang buhay ni Santa Martha, lalong higit sa Biblia, na kung saan makikita natin yung paano siya namuhay kasama ni Jesus. Itong maaari natin sigurong makuha, no, na aral kay Santa Martha ay yung pagiging bukas palad niya, pagiging bukas loob niya sa Panginoon. Lalong higit yung pagbubukas ng kanilang sarili, ng kanilang pamilya sa bawat pagdalaw ni Jesus sa kanilang tahanan. Kaya nga, in any situation dito sa ating bayan, sa lahat ng mga deboto, ang hamon sa atin bilang isang deboto ay hindi lamang yung magdasal, no, magdebosyon kay Santa Martha, kung hindi isa buhay din natin, no, bilang mga deboto, yung pagiging bukas palad, pagiging mapagtanggap, no, na anumang mangyari, anumang ang lipunan, anumang estado ng taong nakakaharap natin, nakakasalamuhan natin, kung kailangan nating tanggapin, kailangan natin yakapin, yayakapin natin, tulad ni Santa Martha. Unang-una, pwede nating balikan ang pamumuhay ni Santa Martha na ating makikita, no, sa biblical tradition from the Gospel of St. John, na kung saan siya ay naglingkod kay Jesus. In fact, hindi lamang ang Panginoon ang kanyang pinaglingkuran. Sapagkat nung siya ay nagluto at naglingkod, hindi lamang para kay Jesus. Maging para sa mga alagad, para sa mga disipulo. Ibig sabihin niyan, hindi niya pinagdamutan ang sinumang nangangailangan. Una sa lahat, pagmamahal at paglilingkod sa kapwa. Pangalawa, pwede nating balikan din ang kanyang pagiging masipag. Bagamat nakita natin in the biblical tradition na siya ay
may kaunting reklamo. Lahat naman tayo, pag napapagod, nagre-reklamo. Makikita natin dito yung tunay na pagkatao ni Santa Marta. At siya lumapit at dumulog kay Jesus. Lord, pwede bang patulungin mo naman ang aking kapatid? Pero sabi ni Jesus, pinili ni Maria ang mas mabuti. Pero kung titingnan natin ito, yung ginagawa ni Marta as she prepared yung food, marahil bago pa yung food, yung bahay mismo, yung pagkakainan mismo, makikita natin dito na tunay siyang matyaga at higit sa lahat masipag at ganun din mapag-alaga sa kapwa. At marahil yung panghuli, nung siya ay pinangaralan ng Panginoon, no? Siya ay naging masunurin. After Christ had taught Santa Marta, after she learned such lessons, wala na siyang ibang sinabi. In humility, sa kanyang kapakumbabaan, siya ay sumunod at naging mahinuhod sa ating Panginoon. I think ito yung mga aral bilang deboto ni Santa Marta na dapat nating sundan. Ang buhay nawa ng pintakasing si Santa Marta ang maging salamin ng mga tao, lalo na ang mga deboto nito. Gawin nating huwaran at pintakasi si Santa Marta sa pagiging tagapaglingkod na hindi lamang sa Diyos, kung hindi sa ating mga kapwa.